Ito ang latest trendy. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Dilima, kulong pa din dahil hindi pa po napagkakasunduan, napagpasyahan ng judge itong kanyang bail, no? Yung usapin ng bail. Pag-usapan din po natin na tagpuan na po ng DOJ kung nasaan ang kinaroroonan nito po ni dating congressman o suspended congressman Arnie Teves, no? Di umano ay nasa Timor Leste. Ito ang mainit na balita ang pinuputakting ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. Ang tagal po nating hinahanap sa Teves, di ba? Parang ano yan eh, hulaan pa, di ba? Minsan nasa Korea, minsan nasa Cambodia, minsan nasa US pa, no? Parang may manhunt na nagaganap. Parang taas, lagi naman nagpapa-interview si Teves. Parang meron tayong hinahanap na hindi natin na nakikita kung nasan. Pero ito ang masaya. Ngayon nakita na, alam na natin kung nasan. Nasa Timor Leste. Bakit natin alaman? Nag-apply po ng asylum, no? Ipaliwanag lang natin ng konti yung what is political asylum. Political asylum po. Pasensya na yung mga baka sabihin nyo na nagkukuno. Hindi po tayo expert, no? Ang political asylum po, ikaw ay wanted, ha? Ikaw ay huhuliin sa bansa mo dahil sa iyong political na paniniwala, no? Ayun, iba po 'yun sa ikaw ay balak hulihin dahil ikaw ay criminal, no? Magkaiba po 'yun. Kaya po si Joma, ang tagal sa Netherlands kasi political asylum siya. Wanted daw siya sa Pilipinas dahil sa kanyang mga political na paniniwala. Okay. Diyan po nagtatago yung iba, no? Kunwari, ano sila, yung political yung kanilang ginagawa. Pinipersecute sila politically, no? Kaya sila nagsisik ng asylum. Pag pinagbigyan ka ng bansa na yan, poprotektahan ka ng bansa na yan, hindi ka basta-basta huliin. Kaya po si Joma ay protektado po yun nung nada Netherlands tong araw. Bakit sabihin nyo, bakit hindi huliin yung Joma na yan? Ganun po yung gustong applyan ni poprotektahan siya ng bansang kumukup-kup sa kanya, no? O, parang bisita ni Sharon. Eh, siyempre, inopose po yan ni Remulla. Ang sinabi ni Remulla, sana po wag niyong pagbigyan yan, yung political asylum niya. Kasi iba po yung kaso niya. Pwede pa namin niya, inaayos na namin yung bintang dyan na terorista. Okay. So, okay na tayo ron ha, sa political asylum. Ngayon, balik po tayo rito. Ang tagal nating hinahanap, di ba? Ang tagal nating nagpapanukala. Nasaan na kaya si Teves? Eh ngayon, eto ngayon na ganun eh. Eto ngayon. Pasensya na, hindi rin po ako abogado. Alam nyo, sa dami ng pinag-uusapan natin dito, ang dami na pong kumu-question sa akin, abogado ka ba? Ikaw ba? Eksperto? Marunong ka pa? Pasensya na po kayo, political blogger lang po ako. No? Kung sabi ko nga lagi, sa mga panahon po ngayon ng social media, millions ang channel sa YouTube. Yung mga nasusuka po sa mga paliwanag ko, ayaw nyo pong matanggap yung aking paliwanag. Pamili po kayo sa iba, no? Hindi ko naman po pinipili itong mga paliwanag ko dahil hindi naman po ako nagsasabing hindi ako bias. May kinikilingat at kinakampihan po tayo, no? Anyways, balik po tayo rito. O ngayon, naalaman na natin na sa Timor Leste. Ano ngayon? Oo nga, no? Bigla ka mapapao nga. Oo nga, anong gagawin nga natin kay Teves na laman natin na naroon? Kung hindi, mag-request lang siyang umuwi. Bakit? Wala naman tayong, wala pa po siyang warrant of arrest. hindi ko po kinakampihan si Teves, no? Bet mo na makakampihan si Teves, hindi mo na makaano-ano yan. Pero as a matter of fact, hindi po nasasampahan ng formal na kaso kung hindi ako nagkakamali. May formal na kaso na po ba? Wala pala tayong warrant of arrest. Ang ginagawa pala natin, all along, hinahanap natin si Teves para pauwiin sa Pilipinas. Ngayon nakita na natin kung nasaan, ano ngayon? Wala naman tayong warrant of arrest. Ibig sabihin si Teves, pwede pa po siya magbiyahe pa palabas naman ng Timor Leste.
Kasi hindi naman siya pwedeng uliin. Iba, paano siya uliin? Wala naman po siyang warrant. Malaya ka po. Malaya pa po si Teves. Sabi ko nga, oo nga no. Ano nga naman gagawin pala natin? Narealize ko lang ngayon eh. Ngayong hanap tayo ng halap, nasan kaya si Teves? Palaisipan. Ngayong nakita na natin, anong magagawa natin? Wala po. Ibig sabihin, titignan lang natin. Oh. Ah, nariyan na ba siya ngayon? Saan kaya siya susunod na pupunta? Hanggat wala tayong sinasampang kaso kay Teves, hindi po natin marerequest yung bansang pinag-istayan niya na isurrender siya sa atin. Ba't mo isusurrender yung taong wala namang kaso? O, di po ba? Okay. Punta na po tayo rito kay Laila de Lima. Yan sa po ang pinag-uusapan, di ba? Uminit po yan. Yung si Gigi Reyes nakapagpiyansa, eh matatalino yun. Bata ni Enrile yun eh. Secretary. O tiyan, baka mamali ako ng... Yung bata si Tauhan. Baka mamali mali yung pagkaintindi nyo ng bata eh. Okay. Ito po, yung kaso po ni Dilima, may pronouncement na po si DOJ, di ba? Remulla diyan na we okay na ma'am, okay na po sa amin kasi sabi nga nila may get 6 years na nakakulong. O hindi ko alam kung ilang taon na, basta more or less 6 years na nakakulong si Dilima. Hindi po namin kukontrahin yung pag nag-file po siya ng bail, di po ba? Lalo na yung katulad po kasi maraming kino-question, marami pong kumwestiyon nung napalaya si Gigi Reyes. O bakit si Gigi Reyes nakalaya na? Bakit si Dilima nakakulong pa? O syempre, ang reaction ni DOJ, batas po yan eh. Hindi namin kukontrahin yung bail. Yung pag-apply ng bail ni Senator Laila, dating Senator Laila de Lima. Kung yung katwiran niya, yung katulad kay Gigi Reyes, yung mag-apply siya ng... Teka lang ha, tignan ko lang, baka kasi mabatas tayo, no? Eto po, kung yung isasampa po niya, humanitarian grounds, di ba? Okay, katulad po nung kay Gigi Reyes, no? Yung kay Gigi Reyes kasi, writ of habeas corpus petition. Sinabi ni Remulla, we will not object. So ibig sabihin, makakapagpiyansa si De Lima, makakalaya na po siya kasi wala mag-object eh. Yun lang pala yun, no? Pag nag-file ka ng bill tapos wala nag-object, laya ka na, matik. O di okay na, nagpahayag na ng ganyan. Tapos okay na rin yung mga followers ni De Lima, naku, makakalaya na sa wakas. Ang twist dyan, si De Lima mismo. Ayaw niya ata nung tumanaw ng mga utang na loob o kung ano pa man. Ang sinabi niya, hindi. Ako gusto kong lumaya. Ito para sa mga kakamping na tatanga-tanga. Sa mga dilawan na tatanga-tanga. Na sinasabi, ginigipit na naman si De Lima. Hindi na naman binigyan ng bail. Kasalanan po ni De Lima yan. Sabi ni De Lima, hindi. Kung ako mapapalaya sa pamamagitan ng bail, sa merit, dahil walang, ang gusto niya, yung due to lack of evidence. No? Lalaya siya sa pamamagitan ng bail, hindi dahil sa humanitarian. Hindi yung inaplayan ni Gigi Reyes. O, yun naman pala eh. So, wala na po sa kamay. Pagsabi naman ni Remulla, teka muna. Kung ang i-apply mo ay dahilan ng bail ay dahil kakulangan sa ebidensya, tututulan namin yan. May ebidensya nga kami laban sa iyo. Ibig sabihin, due to humanitarian, palalayain ka, hindi namin tututulan, mag-apply ka, due to humanitarian, tuloy pa rin yung mga kaso mo, kaya lang nasa laya ka. Pinaglalaban pa rin namin yung kaso mo, may kaso ka pa rin. Kaya lang, malaya ka na, nasa bahay ka na nagmumula. Sabi ni Dilima, ayaw niya ng ganun. Siguro ayaw niya lumabas na dahil kay bullying, lumaya siya o dahil sa ganun lang. Kasi sabi ni bullying, i-oppose namin yan. Kaya po, hindi po siya nakalaya. Hindi po dahil, ha? Hindi po dahil. Kasi, kung dahil na sa, ang dahilan niya na, yung, kaya po, madedelay na naman,
Ngayon pa lang po maghahain ng ebidensya yung prosecution eh. Katatapos pa lang po ng presentation lahat ng katatapos lang po nila lahat ng presentation ng mga witness. Eh dapat tapos na nga yan eh. Kaya lang ha, dahil ginawa nilang witness yung witness ng prosecution, si Ragos na bumaliktad, kaya kinontra uli ng prosecution. Inano naman nila si Ragos this time, no? Pinakita nila na si Ragos ay hindi mapagkakatiwala ang testigo. Hindi mo po pwedeng testigo ka namin tapos tumistigo ka sa kabila. Pinalabas lang po ng prosecution kaya nag-retrial. Dapat napagpasyanan ng korte. Eh, yun po yun. Hindi po sila may dahilan. Okay? Kaya po, sa mga kakamping at dilawa na makakabasa na naman ito na hindi na naman lalaya si Dilima ngayong araw, huwag niyo pong sisihin ang pamahalaan, si Dilima po ang nag-request. Technically, si Dilima ang nag-request na ipagpaliba ng kanyang paglaya. Pwede na siyang lumaya eh. Ayaw niya. At yun na nga mga ka-trendy. Kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaction mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po!